Magandang araw sa inyo lahat mga Reaksyon TV. Ngayong araw, panoorin po natin ang bagong pasabog na naman po ni Xian Gaza tungkol dito kay Francis Leo Marcos o FLM sa kabila po ng mga pagtulong ni FLM sa mga mahihirap na apektado po ng pandemic. Ngayon, ito pong pasabog ni Xian Gaza ay sinasabi niya ritong tunay na motibo sa mga binibigay na tulong ni Francis Leo Marcos. Okay? At meron din daw po sinasabi rito si Xian na may tunay na nasa likod o may kasabwat daw na ibang tao, sinasabi niyang DDS sa kanyang video. Dahil sa ginagawa daw po ni Francis Leo Marcos, meron daw silang adhikain yung reason behind na pagtulong po nitong si FLM. Kayo nang bahalang humusga mga ka-Reaction TV. Ito ba ay totoo? Ito ba ay kasinungalingan? Panoorin muna natin ang pahayag ni Xian Gaza. Gaza, and welcome to the Facebook modus operandi of Francis Leo Marcos. The big question mark sa lahat is, ano ba talaga yung tunay na motibo? What's the real deal behind all the social media stunts, the social media publicity, the social media propaganda of this Francis Leo Marcos? Ano ba talaga yung tunay na dahilan siyan kung bakit out of nowhere biglang may lumabas na nagpapanggap na membro ng powerful Marcos family by the name of Francis Leo Marcos, nakdamigas. Ano ba talaga? Sino ba talaga siya? Para saan ba talaga siya? Ano talaga yung motibo niya kung bakit na ginagawa ang lahat ng ito siyan? Bigyan mo ng klaro. May klaro sa amin, oy. Okay? Akala niyong lahat, okay, ang isip ng lahat is, this is some sort of a political propaganda in preparation of the 2022 elections. Then siya itatakot ng isang senador. Diyan kayo nagkakamali. Okay? Palabas lang nila yun. It's just a mere diversion. Kung mali pala yan siya, ano ba talaga yung tunay na dahilan? Okay? Makinig kayo. This is the real reason guy. Okay? Si Francis Leo Marcos, under the name, the real name of Norman Antonio Mamusin, ay ginamit lang ng isang tao, ng isang investment scam syndicate as a fraud. Okay? Why? Ang problem kasi, way back, December, okay, nagpaplano na itong investment scam syndicate na to ng isang kumpanya na pwede lang itayo by 2020. Kasi itong isang investment scam syndicate na to, I know them personally. Ay marami nang naitayong kumpanya, mga investment scams for the past how many years already para kumubura ng milyon-milyon, okay, sa maraming Pilipina, even billions, tapos sa exit lang sila tatanggap na yung pera. So nag-isip sila last December, November, okay, nakarating sa akin, nag-isip sila ng isang kumpanya na pwede nilang itayo sa 2020, okay, isang investment scam. The problem is, pagpasok ng 2020, nung i-execute na nila last February, okay, last February and March, nung execute na nila. The problem is, meron ng pandemic. Mahirap na makakuha ng investment sa mga tao kasi walang pera yung mga tao. Okay? Ngayon, this is investment scam syndicate. Naisip nila, okay, to take advantage of this COVID-19 pandemic. Okay? At gumamit ng isang fraud na papalabasin nila, ibibuild nila, ipapackage nila as an icon, as a philanthropist. Okay? Ng mayamang tao na pagkasabog sa social media world. Okay? Na tumutulong. Pero gagamitin lang nila ito as a weapon. Okay? Para ma-execute yung scam na gagawin nila. At ang ginamit nilang front is si Francis Leo Marcos. Bakit biglang sumabog si Francis Leo Marcos out of nowhere? Bakit ganun nila yung social media mileage siya? Sobrang bilis! In just a matter of overnight, boom! Meron na agad icon na Francis Leo Marcos. Meron agad online personality na Francis Leo Marcos. Why? Because this investment scam syndicate paid, alright, is paying 220,000 per month. Doon sa isang tao, makilala ko rin, okay? Doon sa isang tao na may hawak ng multiple DDS pages. Kaya kung may isip ninyo, bakit nagtataka?
yung mga videos and live, okay, and all other, ini-edit pa talaga nila mismo. Yung mga live ni Francis Leia Marcos, tapos ini-edit pa nila. Hindi ba kayo nagtataka bakit lahat uploaded to different pages, and pag chinek mo lahat ng pages na yun, ito yung mga DDS pages. Na sobrang tindi ng mileage na umaabot talaga ng how many views, 5 million views, 10 million views, 300,000 reacts, 200,000 reacts. It's a well-executed plan between the investment scam syndicate, okay, and this particular person, si Mr. DDS Pages. Nagbabayad itong investment scam syndicate kay Mr. DDS Pages ng 220,000 per month. That's their contract, okay, para lahat ng mga propaganda, Facebook lives, and all the video uploads of Francis Leia Marcos ay may upload sa lahat ng DDS Facebook pages na hawak nitong taong to for 220,000 pesos per month. Then boom! There's this Francis Leia Marcos, and ginagamit nilang props, okay? Take note, ang ginagamit nila ngayon na strategy, okay, is binabanatan nila yung puso ng masa. That's the reason why ito na rin yung tinarget nila, yung mga DDS pages. Kasi masang-masa to. Alam niyo, may mga DDS, tama? Hindi na natin kailangan i-elaborate. Alright? Ang mga DDS, madali itong makuha emosyon. Pag ganyan may tumutulong, oh, basta tumutulong, bla bla bla, wala naman kayo, wala naman kayo, wala naman kayo, wala naman kayo, samba yan, samba, okay? Kulto yan eh, kulto yan. So ngayon, yung nakuha nila yung mass base na yun, as followers ni Francis Leia Marcos, boom! Parang biglang may isang kulto. Si FLM. Na siya naman talaga, si Norman Antonio Mangusin. Na ako yung strategy nila. Kaya ginagawa nila is, kinukuha nila yung punta nila yung masa, tutulong yung masa. Sino may gusto ng bigas? Truck ng bigas? Pero ito, you know, yung truck ng bigas ang lasa nasa likod. Ano? Sino ba? Challenge, mayroon challenge, bla bla bla. Diba? Puro kuda eh. Puro kuda si MLM eh. That's the strategy, tama? Yung likod na yon, yung nasa likod, yung truck ng bigas, it's just a mere props. And based to my very, very credible source, na nakausap din mismo yung aling ng mga trucks, okay? Nag-rent lang sila ng mga trucks, 3,000 to 3,500 per day para gamitin props, at props lang din yung fixed na bigas na yun na pinoprompt nila kahit naman talaga wala sila talaga ang pinapamigay. Meron pa konti-konti, pero yung toneto nila, da, na generally na talaga nakarekta sa tao, no? Binibigyan nilang bigas, narerekta lang nila sa mga politicians for the sake lang din of propaganda para mas nakakatak pa si tumataas pa yung credibility ni Francis Leia Marcos. Okay, kaya kayo lahat na baliw. That's the reason behind kung bakit lahat may kita niya yung mukha niya everywhere. At marami nagtatanggol sa kanya mga apostoles niya. Because it's the DDS pages, and with its followers ay naging foundation ni Francis Leia Marcos sa social media. And ang tanong mo sa amin ngayon, okay siya, okay, alam na namin ngayon na ganyan nangyari. Ang tanong namin, ano ba talaga yung scam na execute nila nitong investment scam syndicate? Bakit sila nakipag kutsaba dito sa DDS, Mr. DDS Pages, at bakit nila ginamit ang funds si Francis Leia Marcos? What's the, ano yung benefit nila? Ano ang pakinabangan nila? What is the scam behind this? The scam behind this is the moment na ma-build na nila si Francis Leia Marcos as a philanthropic yes. icon, as a philanthropist, na isang mayaman, okay, na tao na tulong ng tulong ng tulong. Pag na-build nila ito as a philanthropist, doon na sila mag-i-start kumuha ng mga donations online mula sa mga OFWs. Kung baga, ang ginawa nila, pinuntirian nila yung masa na madaling masway. Alam niyo naman, especially itong DDS na to, madaling masway, pinuntirian nila to para magkaroon siya ngayon ng matindi. Alam niyo naman eh, pag DDS eh, talagang solid dyan kahit ano mangyari hanggang kamatayan, DDS kami. Tama? Ganyan sila eh. Kaya ngayon, sinuporta na sila FLM, nagkaroon siya ngayon ng foundation. Okay, sa FLM, nagkaroon siya ng foundation, ito na yung mga solid followers niya, nasuswing na ngayon yung public, at ito mga middle class, na unti-unti nang humahanga sa mga good deeds niya sa philanthropies, ito na ngayon yung peperahan ng investment scam syndicate, at mag-execute sila with different Facebook groups, different website, etc. Nakukuha ito ng mga donation. Actually, nakapag-start na sila 3 weeks ago. Ang dami ng OFWs, nakalikom na rin silang million, imagine that. Believing that this Francis Leia Marcos is a philanthropist, okay, and they want to support the cause of FLM in helping the poor Filipinos in these trying times, in this COVID-19 pandemic period, okay, na ngayon nag-donate na yung mga tao. And dapat ang next na gagawin pa nila is magtatayo na sila ng different charitable institutions and different foundations
na ang icon ang naka-front pa rin is si Francis Leo Marcos at itong mga institutions na to, charity foundations na to, ito yung kukuha ng marami pang donations na million donations mula sa mga company, etc. sa mga mayaman, donation. Tapos online din, okay? Online execution sa mga OFW and middle classes na gustong tumulong sa cause at napahanga na rin ni Francis Leo Marcos, bumilib na sila, kukuha rin ng donation. At yung million na donation ngayon na dumadaan through different medium like this foundation na i-register nila lang sa SEC as non-profit organization, this blah-blah brotherhood, this blah-blah-blah-blah-blah, and all online din, basta anything na makakakubra sila ng donation in the fastest way possible and also in the legal way. Okay, by incorporating it, maglalagay sila sa banko ng 1 million, then they can take donations. Lahat yan, boom! That's the plan, supposedly. Nakukubra sila ng milyones using this front na Francis Leo Marcos na binilt nila, pinakit nila as a philanthropist, icon, personality, na maraming followers na ang base mismo niya, foundation nila is mga DDS, na ito kumakalat itong mga propaganda yan, bigas dito, then from there, they take donations. Then, boom! Makakubra sila ng million, at bigyan nila maglalaho after few months. 3 weeks ago, nakapagsimula na sila. If I'm not mistaken, nakakubra na nila sila somehow ng kulang-kulang 10 million. Kasi nagsisimula na sila online and taking it from the OFWs. Pero, nasira lahat ng plano nila nung nahuli at naaresto si Francis Leo Marcos kamakailan. Sad, no? Okay, so that's the reason behind, alam niyo na ngayon, that's the reason behind all the propaganda, social media sign, that's the reason, exact reason behind kung bakit merong isang Francis Leo Marcos na nag-exist out of nowhere in this pandemic period. Kasi ginagamit lang ito as weapon para makapag-execute ng matindiang scam worth millions of pesos and even billions sana. Okay, by this particular investment scam syndicate na nasa likod niya. And that's it. Thank you for listening. This is Xian Gaza always saying damn! Bye bye! Okay, sa mga reaksyon na po mga masasabi ninyo rito sa pahayag ni Xian Gaza na itong si Francis Leo Marcos ay ginawa lang daw na front nitong mga scammer o yung mga investment scam. Okay? So, gano'n po ito katotoo? At sinasabi pa rin dito ni Xian Gaza na meron daw nasa likod yung DDS na magiging scam daw yung paghingi ng mga donations sa mga OFW. Dahil nakuha daw yung simpatya ng masa, kaya yun daw ang magiging dahilan upang ma-scam yung mga OFW. Gaano katotoo ito mga Kareaksyon TV? At gaano katotoo na sinasabi ni Xian Gaza na merong DDS o ka-DDS na merong alam dito at yun daw po ang tunay na kasabwat nitong si Francis Leo Marcos. Kung ano man yan ang sinasabi ni Xian Gaza na propaganda lamang at yun daw ang totoong motibo, eh para sa akin, labas tayo dyan, hindi natin dapat pag-usapan yan dahil kayo ang nakakaalam, kung yan ang alam nyo na totoo, eh di pat yung paniwalaan ninyo. Basta marami pa rin pong sumisimpatsya kaya Francis Leo Marcos na doon sa sinasabi. Dahil kung sasabihin mo na yung mga panghihingi ng donation, ay ayaw nga tumanggap nitong si Francis Leo Marcos ng donation. Pair lang po sa pagbibigay ng ayang reaction, ay ayaw naman pong tumanggap nitong si Francis Leo Marcos. Paano masasabi po ni Xian Gaza na ito yung ginagamit o ito yung dahilan, ito yung paraan upang makakuha sila at makalikom ng mga milyong pera dahil nga po sa mga OFW, dahil sa kasabwat ng DDS itong si Francis Leo Marcos. Kaya mga Kareaksyon TV, kayo na po ang bahalang umusga. Ano ang masasabi ninyo? Comment down below kung ano ang reaction nyo po sa pahayag ni Xian Gaza, kung totoo ba ito o hindi. Kayo na po ang bahalang umusga. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless Kareaksyon TV.